Nakilala ng programa ang maglola mula sa bahay ng San Ildefonso sa lalawigan po ng Bulacan. Tanging maglola na lamang ang magkasama sa bahay dahil may sariling pamilya na ang kanyang mga anak. Samantalang ang ama ng bata nasa Maynila at nagtatrabaho bilang massage therapist. At dahil po sa hirap ng buhay, hindi niya mabilhan ng gamit pang eskwela ang kanyang apo. Ang sitwasyon na maglola, agad namang nirespondehan ng isang grupo ng motorcycle riders. Narito, panoorin po ninyo. Isang maglolang ating nakilala mula sa bahay ng San Ildefonso sa lalawigan ng Bulacan. Matapos silang ilapit sa ating programa ng isang concerned citizen dahil sa kanilang hirap na dinaranas. At para alamin ang totoong sitwasyon na maglola, sinadya namin ang kanilang lugar. At dahil hindi pa sementado ang mga daanan at malayo sila sa kabihasnan, ay naging pahirapan bago namin narating ang kanilang bahay. Ayon sa ilang residente na aming nakausap, dati palang quarrying site ang kanilang lugar. Dito sa maliit na tahanan, magkasamang nakatira ang maglola na sina Lola Merlin at Jocelyn. Kwento ni Lola Merlin, bata pa si Jocelyn nang iwan ng kanyang ina. Nanay nila hindi na rin po iniintindi yung dalawang bata . Tapos iniwan sa akin. Siguro mga edad ng isa isang taon at dalawang buwan po. Yung isa naman dalawang taon. Sabi magtrabaho raw po siya sa mga muhan siguro. Tapos hanggang ngayon wala naman po ang inaano. Wala kayong communication sa kanila? Wala po. Samantalang ang ama naman ni Jocelyn ay isang bulag at nagtatrabaho sa Maynila. Nanuhan ng ng compressor. Sabugan po ng ng kemikal. Kasi iring yung mali siguro yung pag-istilasyon ng battery. Tapos yung wire, sumabog yung battery ng compressor. Yung inaano po sa lupa, itong mga mata niya, natalsikan ng kemikal po. Nagmamassage therapy po sa Quiapo. Mangungupahan po sa sa rikto. Nagano ng maliit na kwarto. Malaki po ba kita niya? Maliit? Maliit po . Kung minsan mayroon customer, kung minsan naman dumaan ang bagyo, wala raw po . Kung walang customer, wala rin pong kita. Ayan yung kanyang pinabubuhay. Kung minsan makapadala, 500, 700, ayan lang po. Ikahirap pa rin. Ay, ginaano ko lang po, naparti-parti ko sa pagkain, sa pamasahe nila sa jeep. Bagamat may maliit na tindahan noon, nawala na rin ito mula na magkasakit ang kanyang asawa. Yung asawa ko nagkasakit, nagpapa-ospital. Tapos yung puhunan ko sa tindahan, na lahat, na bankrupt. Kaya wala na. Sana kung may puhunan. Wala po . Dalawa lang kami ni Jocelyn. Kasi yung isa niyang kapatid doon nga sa Palapala sa Tiyahin. Doon nag-uupa sila. Siya nagwawalis dito sa paligid namin. Tapos kung minsan nagluluto-luto. May isip na po yun. Mag-11 years old na po sa February 18. Hindi naman kami takot. Mababait naman yung mga kapitbahay namin po. Ayos naman. Umihingi kami. Talagang walang-wala na. Wala naman akong matakbuhan. Nakakahiya naman humingi sa mga kapitbahay. May anak naman. Doon na lang ako sa mga anak ko hingi kung mayroon. At dahil sa hirap ng buhay, napilitan si Lola Merlin na ipagkatiwalang kapatid ni Jocelyn sa isa niyang anak. Matanda na po ako. Minsan masakitin pa po ako. Hirap rin nga ng buhay namin. Kaya nga po, binigay ko rin sa anak kong isa. Hindi ko na kaya buhayin po . Nahirapan na po ako. At kahit gusto niyang bilhan ng mga bagong gamit pang eskwela ang apo,
hindi niya magawa. Dala na rin ng kahirapan. Minsan, binibilhan ko. Minsan, binibilhan ng mga tiya niya. Ay, binibigyan ng mga pinsan ng mga luma. Minsan, sinilas lang po. Nagsisinilas lang po siya. Kasi yung may pinsan niya nga nasa high school na po eh. Yung mga luma, pinaglumaan ng elementary, binigay niya kay Jocelyn. Alam naman niya lahat eh. Yung kahirapan. Kaya wala namang reklamo. Kung minsan may baon, minsan wala. Basta may baon ng kanin at saka ulam, itlog. Itlog yung inano niya, ulam. Mamasahe po si Jocelyn. May jeep dito pag ano, umaga. Upahan po yun. Nag-uupa ng ano, 15 pesos. Maghapon na po yun. Kung dalawa sila, 30. Malapit lang naman po yung school eh. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, nagsusumikap umano ang apo na mag-aral. Gusto mag-aral. Maskin mabagyo yan, sige, ano, pasok. Basta makapasok lang siya. Walang absent yun. Ayaw mag-absent. Sabi ko, mag-absent ka na lang kasi umuulan naman. Ayaw talaga mag-absent. Ay gusto niya nga mag-aral daw eh. Kukunin daw, teacher. Amin ding nakausap si Jocelyn at tinanong namin siya kung bakit siya pumapasok kahit na bumabagyo. Eh, masaya po dun sa school eh. Ano gusto mong, ano, maging paglaki mo? Yung teacher po. Bakit? Ma, tinuturo po sa akin ni teacher. Pag gusto mong gayahin yung ganun. Sabi ni Lola, ay mga luma ginagamit mong gamit. Mm-hmm. Puro luma. O kamusta naman yung mga madaribas na nasisira? At nang mapaiyak si Jocelyn at hindi na makasagot pa sa aming panayam, ay hindi na pinilit pa na ipagpatuloy ang interview. Napansin din namin ang likas na pagiging mahayain ni Jocelyn. Dahil kahit nakikisalamuha sa iba pang mga bata, makikita naman na halos tahimik lamang ito at nagmamasid. Gayunpaman, isang sorpresa naman na naghihintay kina Lola Merlin at Jocelyn sa paaralang kanyang pinapasukan. Dahil ang grupo ng mga motorcycle riders na Naked Wolves Philippines, agad na rumisponde sa mga pangangailangan ni Jocelyn sa kanyang pag-aaral. Dahil bit-bit na nila ang mga sapatos, uniform at bag para sa bata. Ito po yung bigay ng grupo namin, Naked Wolves Philippines. Para sa inyo po, sa anak niya. Salamat po. Po munting tulong po ng Naked Wolves. Maraming salamat po. Nag-abot din sila ng tulong pinansyal sa mga ito. Agad namang sinukat ni Jocelyn ang mga sapatos na ibinigay ng grupo. At pag-uwi sa bahay, muling sinukat ni Jocelyn ang natanggap niyang uniform at mga sapatos. Tama lang po, no? Pang sinukat. Maraming salamat po at may uniform at saka may sapatos. Ay, mga luma po. Mga dalawa yata palit-palit. Nalaban ko agad, nugusot ko. Itong sampayan ko. Nugusot ka agad, hanger. Pagka umaga, tuyo na rin at ano naman eh. Sida naman eh. Yung palda at saka blouse eh. Nakakatuwang isipin na may mga grupong handang rumisponde sa pangangailangan ng mga batang katulad ni Jocelyn na kapu sa buhay. Dahil ang mga batang tulad niya na nagsusumikap sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ay nararapat lamang na respondihan. At sa ating pagbabalik, mas kilalanin pa natin ang Naked Wolves Philippines na isang certified e-responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.